Maulang weekend ang naranasan sa Metro Manila na perwisyo po ng pagbaha ang mga residente at motorista, lalo't pati ang ilang bahagi ng EDSA ay nalubog sa baha. Live mula sa Santo Domingo Avenue sa Quezon City, nagpapatrol, Rafi Santos. Rafi, maulan pa ba dyan o tumila na? Yes, Alvin, dito sa kinatatayuan natin sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City ay tumila ng ulan at bumaba na rin ang level ng tubig baha dito sa may Santo Domingo Avenue na kung kanina ay halos 4 na talampakan, sa ngayon ay isang talampakan na lamang at nakakadaan na ang mga sasakyan na kanina lamang ay kinakailangan mo pang gumamit ng jet ski o di kaya ay mataas sa sasakyan para lang makatawid dyan. Pero sa ngayon ay passable na ito sa mga light vehicles. Matanding baha rin ang sinuong ng ilang motorista sa Metro Manila at kanina nga dito sa may Barangay Santo Domingo, Quezon City, mabilis na tumaas ang level ng tubig baha dahilan ng malakas na maghapong pag-uulan. Umabot sa halos lagpas tao, 5 talampakan ng baha na nilusong ng mga residente. Lumubog rin ng ilang mga sasakyan sa lugar. Dakong alas 4 ng hapon, tinawid naman ang mga residente na na-stranded gamit ang jet ski. Samantala, gumamit naman ng bangka ang mga magre-rescue ng mga residente na nakatira sa tabing ilog sa Valencia Street, Corner Del Monte. Madali ring binaha ang ibabang bahagi ng Quezon City, bandang alas 12 ng tanghali tulad sa Scout Area at Panay Street at Rojas District. Sa Timog Avenue, kitang lakas ng agos ng tubig na sinuong ng ilang motorista. Sa Libis, Quezon City, bumper-to-bumper traffic naman ang dinulot ng malakas na pag-uulan. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang EDSA, gaya na lang ng sa Quezon Avenue na naging dahilan ng pagbibigat ng daloy ng trapiko bandang tanghali. Hindi rin madaanan na maliliit na sasakyan ang Campaginaldo area bandang alas 12 ng tanghali at humupa na lamang noong pasado alas 2 ng hapon. Nasa 3 feet naman ang baha sa Araneta Avenue kung saan kita man naglutang ang basura sa maitim na tubig baha. Ayon sa mga barangay officials ay siyang nagigisanhi ng pagbabara ng mga daluyan ng tubig sa Kamaynilaan. Alvin, sa ngayon ay naghahanda pa rin yung mga ating mga barangay officials sa mga lugar na binabaha para nga kung sakasakali ay uulan na naman ngayong gabi at pinaalalahanan itong mga residente sa mga malapit sa mga rivers at sa mga mismong estero na kung sakasakaling tumaas ang tubig baha sa kanila ay kusa nang lumikas at huwag nang antayin tumaas pa ang tubig baha sa kanila mga lugar. Alvin. So yung mga video na pinakita natin, Rafi, by this time, humupa na yung tubig doon. Yes, sa karamihan ng lugar na yan, Alvin, ay humupa na yung tubig baha. No? Kung gano'ng kabilis tumaas yung level ng tubig, ay paunti-unti namang bumababa na ang level ng tubig baha sa mga lugar na yan. Ang nagiging problema lang, Alvin, ano, kung biglaan yung pag-uulan at tuloy-tuloy, ay talagang napakalaking perwisyo, hindi lang doon sa mga residente, kundi sa mga motorista na nata-traffic at halos walang galawan yung mga malalaking kalsada tulad ng EDSA kanina at sa Quezon Avenue dahil na rin sa biglaang pagbabaha dala ng pag-uulan. Alvin. Sana huwag nang magtuloy yung ulan dahil paggabi na eh. Mas mahirap kumilos sa gabi. Maraming salamat, Rafi Santos. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.